Magandang umaga po sa inyo lahat. Pray po ang Panginoon at muli sa araw na ito ay sama-sama tayong mananampahan sa ating Panginoon. And truly, our God is so good and He deserves all the praises, glory, and honor sa ating pananampahan sa umaga. At pray po ang Panginoon. Thank you.
of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus Christ, hallelujah, in the highest, hallelujah. Oh, to God be the glory, 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 glory in the highest. Oh, purihin ka, O Diyos namin, Amang Banal, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise wonderful name of Jesus Christ, hallelujah. Amen, thank you, Jesus Christ, hallelujah. Thank you, Jesus Christ, hallelujah. Ama namin banal sa pangalan po na iyong bugtong anak na si Kristo Jesus. Pinupuri kita at pinasalamatan, Panginoon, sa mga oras na ito. Diyos, napakabuti mo sa amin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, hindi ka nagbabago, Panginoon. Minabuti mo lagi na kami ay laging kukupin na iyong pagdaling at pagmamahal, Panginoon. Ay yung protection sa amin na hindi nagganon din, Panginoon. Iniingatan mo lagi kami, Panginoon. Kaya, O Diyos, nararapat ka lang purihin, pasalamatan, dakilain at sambahin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos namin, Amang Banal, sa mga oras na ito, Ama, nagpapakumbaba po kami. Sa iyo, dahil ikaw ang Diyos na buhay, at higit sa lahat na kapatid ng amin. Ng aming buhay, Panginoon. Patuloy na humingi kami ng kapatawaran sa iyo. Linisin kami at pagkabanalin sa mga oras na ito at maging karapat dapat tuwina sa iyo, Panginoon, sa iyong mga paningin, Panginoon. O, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ama, sa oras na ito, sa pinupuri ka na, salamat at salamat po sa dakila at banal na paglilinis mo sa aming mga sarili na makapendugo na yung buktong anak na si Jesus. Ama, tinataas po namin sa oras na ito. Nalingapin mo iyong bayan, Panginoon. Bless mo, Panginoon, iyong bayan, Panginoon. Ang iyong church, Panginoon. Ang gawain ng Jewish fellowship and ministry, Panginoon. Bless mo aming mga kapatid sa pananampalataya. Sama sila naroon sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpalay mo sila, Panginoon. Ingatan sila, Panginoon. Bless mo rin, Panginoon, ang kailangan mga pangilangan, Panginoon. Maging lalo ng iyong church, Panginoon. At i-bless mo, Panginoon, ang bawat bahagi ng pagtitipon sa oras na ito, Panginoon. Mula sa awitan, Panginoon. Mula sa tugtugan, awitan, Panginoon, ng mga tinilaga mong lalaki, babae, Panginoon. O God, selyo mo sila ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At umawit na may kagalakan na ikaw ang pinupuri at pinasalamatan, Amang Banal. O dakilain ka, Panginoon. Bless mo rin, Panginoon, ang bawat iba pang bahagi, lalo na, Diyos, yung mga patotoo, Panginoon, maging, O God, yung pangangaral na iyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, hayaan mo mong banal at salita mong ito ay tumimos sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Magalak kami sa iyong salita na magtuturo sa amin at magsasansala sa amin, Panginoon, sapagkat iyon ang mabuti para sa amin bilang mananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil ang nais mo, matakpan mo lagi kami, Panginoon, nakalubod-lubod sa iyo, kumikilos sa salita at sa gawa na naayon sa iyong kalooban at katwiran. Mangyari ang kalooban sa iyong tagapagsalita, Amang Banal, sa aming Pastor Felix Villafranca, Panginoon. Bless mo siya, Panginoon, in times of God, na binabahagi na yung salita, salita ng buhay na maging pagpapala sa bawat sa amin na makikinig, Panginoon. Salamat, Ama, na marami. Selyuhan mo kami lagi, Panginoon, na yung Santo Espiritu. At tuwi na, Panginoon, ay merong kagalakan sa aming mga puso na ikaw ang pinupuri at pinasalamatan dahil ang iyong banal na Espiritu ang siyang laging gabay namin sa pang-araw-araw. Pagpalaim mo ang gawain ng Iglesia ng Diyos, fellowship and ministry, Amang Banal, at sa lahat ng ito, sa iyo namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, pasalamat, at pasamba. Ito po ang mga aming samo at dalangin sa iyo, sa pangalan po na iyong buktong anak na si Kristo Jesus namin, Panginoon, tagapagligtas. Amen and amen. Praise God. Praise is our God. Lord, we give you glory, we give you thanks. Hallelujah.
Praises to God for this testimony time. Once again, bibigyan natin ng papuri at pasasalamat ng ang Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ng ating mga kapatid. This time,
we will have a family with us. We have Brother Den, Sister Rochelle, and Baby Ardy to share how God worked in their lives during the pandemic time. So, hello. Hello, Brother Den, Sister Rochelle, and Baby Ardy. So, ngayon po ay bibigyan natin ng papuri at pasasalamat ang Panginoon sa pamagitan ng inyong testimony. Sabi nga, nobody spared from trials, lalo na ngayong pandemic. So, pwede niyo bang ma-relate sa amin? Ano yung pangyayari? At paano niyo natagumpayan ang trial na yon with the hand of God guiding you all the way? Sino ang mauna? Sige, ako na lang po muna. Nung nag-start po kasi magkasakit si RD, so may ubosipon, nag-LBM din siya, it's like LBM. So parang nag-worry po kami na suspected na siya for COVID. Mm-hmm. Then nag-online consultant kami sa pedyo niya, then binigyan po siya ng mga antibiotics and gamot. Pero parang 2 days po, it's getting worse po. Tapos, nahihirapan na rin siyang huminga. So, sa akin, sabi ko, imposibleng COVID kasi yung may dalawang senior sa bahay, tapos ako asthmatic. So, bakit kay RD lumalabas yung symptoms na gano'n? So, I pray to God na sana hindi nga po COVID. Tapos, dinala na nung morning, nagsabi po siya, malakas ang loob ng anak ko, sabi po ng anak ko, Mama, dalhin mo na po ako sa hospital. And yun, dinala po namin siya ng 3 a.m., tinakbo namin sa hospital. 3 hospital po yung pinuntahan namin, and sad to say, dinecline po kami. Kasi nga po, suspected daw yung symptoms niya, suspected. So, kailangan daw po muna ng swab test or RT-PCR pa yun po. So, yun po. Pero, mabuti po ang Panginoon. Doon sa Ikaw-Fort Hospital na pinuntahan namin, nakalagay po, full capacity na. Pero, makaawa po ako. Kasi, hirap na po huminga si RD. Malakas lang po yung loob niya kasi water lang siya ng water. Pero, hindi na po siya. Hirap na pong mahuminga. Sabi nga po doon sa last na hospital na sinabihan na pinuntahan namin, mababa na yung oxygen level niya. Nag 80% na. So, sabi ko, makaawa na ako doon sa Fort Hospital, kahit nakita ko full capacity. Tinanong kami nung intern doon kung ilan taon yung bata. Kasi hindi pa marami siya, binababa ko pa lang po yung pumapasok doon sa emergency room. Sabi nung intern, sabi ko po, 5 years old. Mm-hmm. And ito po yung mga symptoms. Sabi ko ngayon, parang inaano ko pa sa kanila na impossible po na COVID yan kasi ako po asthmatic tas dalawang senior. Ano ko pa na hindi talaga siya COVID. Basta tanggapin nyo lang po. Tas every year naman po kasi ganun yung ano ni ID, yung sakit niya. Nagkakaroon siya ng ubot sipon. So every year naka-hospital talaga siya dahil sa cases na ganun. So sabi nung intern, sige po, dalhin niyo po yung bata. Tas tanongin niyo po doon sa ano kung pwedeng ma-admit may available pa. Mm-hmm. And thanks God kasi talaga sabi ko yung anak ko po lunasan niyo po muna, bigyan niya ng first aid, bigyan niya ng oxygen. Ganyan. Talagang ang hirap pala po pag nasa ganun ka ng sitwasyon kasi ako lang po yung kasama ni RD sa hospital. Hindi pwedeng kasama si Den, hindi daw po allowed. Isa lang po ang kailangan. So, kahit di nakaupo lang doon, iniiwan ko kasama yung mga nurses. Eh, syempre, bata pa po to. Hindi pa, makahamak ay na pa, mahabol pa. Pero, mabuti po yung Panginoon, pinapakalma si RD. Tapos, pati ako pinapakalma habang nasa admission po ako. Tapos, siya naiwan doon sa ER. Tapos, sabi po nung nurse, huwag ka nang matakot kasi gagaling ka na. Amen. So, talagang ano po, talagang nung throughout nung admission namin, nagdasal lang ako ng dasal na sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi ko, bahala ka na kasi hindi na namin control eh. Yes. Kumbaga yung hindi natin kasi alam yung kalaban, di ba? Hindi namin alam kung ano talaga yung sakit niya.
So sabi ko, bahala ka na. Pero takot na takot po ako that time. Kasi ako lang po talaga mag-isa. And ang kakampi ko lang bata po. So yung, then tawag din ng tawag. Yung ako yung kailangan may strength. Kailangan ng lahat-lahat nasa akin yung responsibility. Kailangan lakasan pa yung loob ko. Hindi katulad dati na pag na-hospital yung bata, kasama ko sila, sila nanay, sila daddy. Pero that time ko, naging ako lang talaga yung aasahan, sarili ko lang po. Kaya sabi ko, hindi pwedeng sarili ko lang. Basta Lord, kasama kita throughout the hospitalization namin. Alam ko, kasama kita. Ayun po. Tapos, 3 days po kaming nasa isolation. Yun. Mm-hmm. Hindi pala biro yung bayad sa isolation. And kasi nga po suspected kami, so yung gastos noon parang gastos din na may COVID patient, so hindi pala ganun, hindi rin pala ganun yung biro nung gastos. So 3 days kami sa isolation, lumabas po yung result ni RD, nag-negative naman po. Praise so, God. Talagang tuwan-tuwa po ako. Naiyak ako. Sabi ko sa nurse, pasensya ka na. Sabi kong ganyan. Kasi talagang hindi ko maano yung feelings, hindi ko mapigilan yung feeling ko na alam ko kasi talaga negative siya. Pero kasi symptoms ko nasa kanya lahat. So, tapos sabi ko, paano kung ako naman na mag-positive? Tapos sabi niya, iiwanan ko daw si RD. Tapos then yung pwede daw magbantay. So parang eto na naman, nag-worry na naman ako bilang isang ina. Nag-worry na naman ako, tapos inausap ko si RD na yung sa possible na mangyari. Pero nakakatuwa po talaga itong anak kong to. Pag basta kausapin mo lang siya, maintindihan niya yung sitwasyon. Yun po yung nakakatuwa sa Panginoon. Yung parang hawak niya yung buhay talaga ni RD na parang being matured, mag-mature ka kasi kailangan ganito, ganyan. Yung hindi siya talaga isip bata. Ganun po. Sabi niya, sitan niya, okay po mama, sabi niya ganyan. Tapos eto po, yung nandun po kami sa isolation room, yung ano, hirap na po siyang huminga. Kahit may oxygen, nahihirapan siya. So meron ako oximeter para i-monitor po yung oxygen level niya. Ano po, nung nag-start 85, naging 84, hanggang pababa na po. Nung nagsa-78 na po, talaga natataranta na po ako. Ito naman dissident din, tawag din ang tawag, kumusta na kumusta. Sabi ko, yung anak ko, pag-try mo, nahihirapan ko, huminga ganyan. Sabi nga po, iyak na rin ang iyak dissident din dito sa bahay. Sabi ko, nurse, siguro sabi po nung nurse, nararamdaman niya yung feelings ko kasi nga ako lang nandot sa iyak na. Sabi nung nurse, mami, baka lang po natatanggal sa daliri. Ginaganyan niya. Kasi pag na-dislocate daw po. So, ay ko, imposible. Paano na-dislocate? Hawak-hawak ko yung ginaganyan ko pa. So, ang hirap pala pag nanando ka na sa sitwasyon eh. Talagang parang hindi mo na-control yung lahat. Pero talagang, yun, God is in control po. Yun po. Si Den, may dagdag? Sa akin naman po, gusto pa lang magpasalamat talaga sa Panginoon doon sa strength na binigay niya sa akin. Kasi nung time na yon, nung dinadala namin si Grace sa hospital, kasi galing kami sa St. Victoria, tapos St. Anthony, tapos dumiretso kami ng Mercury kasi bibili lang, kasi nga, tinanggap doon sa St. Anthony. Pumunta lang kami para, kasi binigyan siya ng reseta. E tinitingnan ko si Grace lang tanggulay, eh. Sabi ko hindi pwede na hindi to ma-admit kasi so, lantang gulay na nga siya, hindi na niya kakayanin. Kasi nung una, mga 30 seconds, saka siya inuubo. Eh nung katagalan, inaurasan 6 seconds na lang tapos sunod-sunod. Sabi, hirap na talaga siya. Ano. Sabi ko kay Rochelle, nung nakabili kami ng gamot doon sa Mercury, sabi ko magtiwala ka lang kasi dito nasusukat yung tatag natin kung amen. Hanggang saan yung pananalig mo sa Panginoon, sabi ko. Amen. Naiiyak na nga kami doon sa loob ng sasakyan kasi ako mag-drive nung ano. Sabi ko magtiwala ka lang kasi minsan dinadaan tayo sa pagsubok na ganito. Amen. Para masukat yung pananalig natin doon sa Panginoon. Amen. Kaya sabi ko nung
eh, pumunta nga kami nung ano, St. Vincent uli. Sabi nung nurse doon, nirefer kami doon sa Marikina Valley, sabi niya. Kasi facilities sila doon. Sigurado na tatanggapin yung sabi ko. Ay, salamat sa ata pagdating doon. Kaya, ano din naman nung Panginoon talaga, eh, pagdating doon, tinanggap naman si Grace. Kaya, malaking pasalamat ko talaga na ganun. Tapos si Grace din, nung nandoon na siya, kasi isang beses, nakabantay ako siya doon. Kahit nakapikit siya, pag sinasabihan mo na, Grace, bangon ka kasi kakapitan ka ng Dex. Tumatay siya kahit nakapikit, sabi ko. Salamat sa Panginoon sa strength din na pinibigay niya sa kanya, kay Grace. Na... Tapos di ko makakalimutan yung sinabi sa verse na John 15:7, na kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kaya yun lang yung laging kiniklaim ko sa Panginoon. Amen. Galing, no? Laging pinibigay din na verse si Sister Leti, kay Pastor din yun. Doon ako nagtitiwala. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. Lalong-lalong sa mga prayers niyo. Alam ko na nananalangin din kayo kay Grace. No? Ano na yun? Time na yun. Kaya maraming salamat. Okay, amen. Baby RD! Natakot ba kayo nung panahon na yon? Apo. Oy. Pero ano sabi ng Lord sa iyo? Sabi po niya magpagaling po ako tapos po magpe-pray ako para gumaling ako. Oy, galing. Thanks and praises to God. Ano? Pagpagaling siya na nagpe-pray ako ni na Daddy para maka uwing ako siya bahay kasi gusto ko na po makasama si Daddy, Mami, o yung natatak ako si Nanay. Lahat po ng pamilya namin ni na Daddy. So gusto ko na po. Tapos nangyari naman po, nag-thank you po ako kay Lord. Oh, galing! Thanks and praises to God. So, talagang ang hirap pong magkasakit during that time kasi yan yung surge, ano? So, yes. Imagine nyo na dumaan kayo sa tatlong hospitals tapos ito yung anak mo na nahirapan ng huminga. Pero, thanks and praises to God. Actually, siya ang nagbigay sa inyo ng the best hospitals. Kasi yung tatlong dinaanan nyo, sabi ng Panginoon, hindi kayo dito, wala yan, dito the best. So, ayan. So, ilang araw kayo sa ospital noon, Shell? 1 week po. Oh, pero... Opo, sabi po siguro ni Lord, hindi, ibe-bless ko naman kayo, kaya doon kayo sa the best hospital ilalagay. Alam niyo po, that time po, sabi nga sa akin ni Den, habang nasa hospital kami, kasi sabi ko, B, namimiss kita dito, kasi isa pa pong dilema ko sa hospital, kasi yung pagkain, dahil ako kumakain ng food talaga, never po akong kumain, pero talagang yung... Everything na nangyari nung that time na yon talagang lahat siguro inayos ni Lord. Siguro may reason si Lord. Kasi talaga pong yung pagkain, para kung nasa catering. Sarap po. And sabi ko, hindi ko problema yung pagkain pala. Sabi ko talagang, sabi ko baka kasi ako naman na magkasakit dito kasi hindi ako pwedeng kumain kundi biscuits lang ngayon. Tapos, si Denden naman daw po, nung time na nasa hospital kami, panay naman din, habang tinetext ko siya nung pangangailangan namin doon sa hospital, panay din daw yung text ng mga reseller niya, kaya God is so good talaga. Hindi mo pa hinihiling, alam niya na yung pangangailangan mo. Eh. Kaya tama po kayo, binigyan kami ng the best hospital kasi alam niya, ibe-bless kami that time po. Amen, amen. Nako, talagang, at saka malaking bagay yung nagkiklaim ka ng verse from the Lord. Yung John 15:7 talaga din, verse ko rin yan. So, at nakakapagpatatag ba? Ikaw, Shell, yes. Ano naman ang verse na kiniklaim mo from the Lord? Ano po, marami naman verse kasi talaga sa Bible na nagpapatunay na talagang ako ang Diyos. Talagang hindi kita iiwan, hindi ka mapapayaan. Yes. Talaga marami naman po. Katulad ni Ninang yan sa ano nyo po, sa
door nyo. With God, nothing, all things are possible, di ba? Amen. Yun naman po talaga yung kine-claim ko rin. Pero alam nyo po, Nina, mula nung malita ko, hanggang nasa hospital si RD, hanggang ngayon po, hindi po siya burst actually, song po. Ito po yung nagpapalakas talaga sa akin ng malungkot ako, natatakot ako, masaya ako. Napapakanta ko yung kantang to eh. Yung ano yun? Keep me true, Lord. Diba yung sabi kasi sa song, there's a race that I must run, there's a victory, there's a victories to be won, diba? Amen. Give me power every hour to be true. Kaya every minute talagang kinikalay mo talaga nakasama mo lagi si Lord para lagi kang victorious po. Amen, amen, amen. So nakita natin kung paano nagabay ang Panginoon ano, sa inyo. So meron ba kayong words of encouragement para sa ating mga kapatid? Kasi ang pandemic andito pa. And then nobody is spared for trial, sufferings, and problems. So, ano, may words of encouragement ba kayo? So, any words of encouragement? Sa akin, gusto ko lang sabihin na hanggat na, kahit na dumaan tayo sa mga sitwasyon na ganun, hindi tayo laging mawala ng pag-asa, manalig tayo sa Panginoon. Kasi wala sa mundong ito, wala tayong ibang asahan kundi ang Diyos lang. Amen. Amen. Ako po, God is in control. And we have a big God. Kung ano man yung problema pagdadaanan natin, kung ano man masaya, maano, we have a big God. Yun po yung dapat natin i-claim lagi na may Diyos tayo. Tsaka privilege talaga natin bilang isang Kristiyano na may Diyos tayo. Eh. Kasi doon tayo napapakalma. Doon tayo nagkakaroon ng peace of mind. Amen. At saka pag hinayaan natin si Lord na maging driver ng buhay natin, hayaan ano tayo, on the right path talaga tayo. At saka hayaan mo lang siyang, pag in times na nag-worries ka, yung hindi mo na-control lahat, katulad na nangyari ni kay RD, sa misa nga may realization pa ako, bakit lagi na hospital yung anak ko, naging sama ba akong ito? Diba, parang gano'n. Pero talagang pag binigay mo na lang lahat kay Lord, siya na yung sumasagot eh, ng mga katanungan mo po. Yun. God is in control po. Yun ang nakiklaim ko doon sa nangyayari sa buhay namin po. Baby RD, magbe-birthday ka na. Ano sasabihin mo kay Lord Jesus? Nag-thank you po ako kasi gusto ko na po sa birthday. Oy, ano handa mo sa birthday mo? Spaghetti tapos ano, jalebi. Wow! So, talagang 6 years old na si RD. Sabi nga ni Rochelle, bakit laging nagkakasakit ang anak ko? Sabi nga, nobody knows, pero ikaw din ang sumagot nun, Shell, na God is in control. Sabi nga ni Den, kahit anong mangyari sa mundo, we have our God na siyang laging sumasagot at sumasalo sa ating mga problems, even mga questions minsan sa buhay. Panginoon ang sumasagot niyan. So, alam mo ninyo, nabibless talaga ako sa patutuon nyo. Actually, naiiyak-iyak ako doon sa patutuon nyo as a family. Kasi yan ang gusto ng Panginoon ngayon eh. As a family, we really, really, really have to praise Him. Yan si Baby RD, maliit pa, pero alam ko, marunong na siyang mag-pray, marunong na siyang salamat sa Panginoon. At talagang lumalaki na andyan ang gabay ninyo at andyan ang turo ng Panginoon. Kaya thank you so much for sharing your story. Then, happy birthday. Thank you so much.
inyo lahat. Happy birthday, Daddy! Yan! Oo, happy birthday, Daddy. Siguro malaki din ang, madami din kayong handa, no? Kasi birthday ni Daddy. Okay? So, thank you so much again, Brother Den, Rochelle, and RD. Mga kapatid, salamat sa Panginoon for this testimony time. Nakita po natin kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ni na Brother Den, Sister Rochelle at RD during nung pandemic time. Ito lang po ay isa sa mga patutuo na dapat ipapuri, ipagpapuri at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, indeed the Lord is So good, so wonderful, and so faithful in our lives. Kaya yon, lahat po ng papuri, pasasalamat, glory and honor ay para lang sa ating Panginoon. See you next Sunday, mga kapatid. Bye-bye. Bye-bye, Sheldon and Ivy. Bye-bye. Salamat, salamat. Thank you.
Thank you.
ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Puri po ang Diyos sa araw na ito, sapagkat muli tayo nga po ay sama-sama na naman sa araw na ito ng pananambahan. Napakabilis ng panahon. Ngunit ang kagalakan po natin ay kapag tayo ay nasa Panginoon, tunay nga na ang bawat araw ay araw na alam natin para makinasasampitan natin lagi tayong mayroong excitement sa bawat araw na idinadagtag ng ating Panginoon. At purihin ang Diyos sapagkat sa kabila ng ating panahon nga po ay nararanasan natin ng maraming mga pagbabago, paiba-iba ang mga panahon, ang sitwasyon, mga kalagayan natin. Ngunit nandyan po ang ating Diyos na alam natin hindi nagbabago. Siya ang Diyos na buhay. Siya ang Diyos na nananatili doon sa kanyang trono na patuloy po na gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya patuloy lamang po tayong umasa, patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. Siya po ang may control ng lahat ng bagay. Sabi nga ng Romans 8:28, all things work together for good to those that love Him. So, tayo po na mga nagmamahal sa Panginoon, lahat ng mga bagay ay ginagawa niya para sa ikabubuti nating lahat. Kaya, kapatid, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon at nakikita na natin ang mga palatandaan, namamasid na natin ang mga palatandaan ito, ay sa mga ganitong sitwasyon, mas lalo tayo na mag-alam, mas lalo tayo na maghintay ng may kagalakan, na naglilingkod sa Panginoon, sapagkat alam natin ang pagdating ng Panginoon ay any moment, di natin alam kung anong oras o kung anong araw, pero ipinahayag na ng Panginoon na pwede nating malaman ang mga panahon. At sa ating panahon, nakikita na po natin ang ilang mga palatandaan ito. Kaya patuloy tayong magsilago, patuloy tayong magsitibay sa salita ng Panginoon. Patuloy lamang tayong pumapit sa Diyos na talagang hindi po tayo pinababayaan, hindi po tayo iniiwanan. Kaya habang tayo naghihintay sa nalalapit na pagdating ng Panginoon, tuloy tayong lumago sa kanyang salita at tuloy tayong lumago sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya naman sa oras pong ito, samahan niyo po akong muli sa pagbasa ng banal na kasulatan na ating matatagpuan dito po sa Aklat ng Mateo chapter 19. Ayos ko pong basahin ang verses 13 hanggang 15. And alam ko po na most of you ay familiar na po sa bahaging ito ng banal na kasulatan sapagkat kapag mayroong mga child dedication, ito po ang common na ating ginagamit na passage. Ngunit ngayon po ay bibigyan natin ng pansin ang bahaging ito ng banal na kasulatan bilang pagkakataon upang makita natin na itong nangyayari sa ating panahon, itong lockdown, ito ay pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin upang ang bawat pamilya ay magtipon-tipon sa Panginoon upang samantalahin ang ganitong pagkakataon na tayong lahat ay sama-sama sa ating mga tahanan kasama ang ating mga pamilya. Ay nais kong basahin Matthew chapter 19 verses 13 hanggang 15. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at ipanalangin. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Natakot sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ipinatong niya sa kanila ang kanyang kamay, saka umalis. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang salita. At maging kayo, alam ko po na ang pagpapala ng Diyos ay inyong mararanasan dahil kayo po ay naglaan ng inyong oras, ng inyong panahon upang unahin ang kalooban ng Diyos sa araw na ito. Kaya purihin ang Panginoon sa inyong buhay, patuloy natin pagsalusaluhan ang pagpapala ng Diyos mula sa kanyang banal na salita. Amen. Most of the time ay naririnig po natin ang ganitong kataga o statement, I'll find time. And many times also, yung mga tao na nagsasabi na I'll find time, ay they fail. Bakit po? Kasi it's not about finding time, but actually giving time. Kumbaga yung mga nagsasabing I'll find time, kumbaga malaking porsyento doon ay hindi niya talaga, halimbawa nag-usap kayo na siya ay
pupunta sa isang tagpuan, sa isang usapan, at sinabi sa inyo, I'll find time, eh, huwag nyo nang asahan. Kasi ibig sabihin nun ay parang hindi mahalaga sa kanya yung pagkakataon na yun. And kaya naman, yung mga ganitong tao na nagsasabi na, I'll find time, many times they fail. Kasi nga, it's not about finding time, but it's about giving time. And speaking of time, particularly lack of family time, ito po yung isa sa common problem in our generation. Maraming mga magulang ay talagang nagkukulang ng oras para sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya. Ito rin yung nakikita natin na ginagamit ng kaaway, winawasak ng kaaway ang pamilya dahil sa kakulangan ng oras ng mga magulang sa kanila pong mga pamipamilya. Ngunit ngayong lockdown, nakita ko po mga kapatid ay ito rin ay ginamit naman ng Panginoon bilang tugon sa marami sa atin. Ako po isa sa nananalangin na talagang pamipamilya ay talagang i-gather ng Panginoon magsama-sama na merong oras para sa kanyang gawain. At alam ko na itong lockdown na ito ay isa sa tugon ng Panginoon sa maraming nananalangin sa kanya. Kaya inalaw ng Panginoon na sa pamamagitan ng lockdown ay magkasama-sama ang mga pamilya. Sapagkat ito nga po ang maraming problema sa panahon natin ito. Yung mga pamilya ay halos wala na pong oras sa isa't isa. Kaya ako po ay isa sa, masasabi ko po na magandang ginawa ng COVID ay itong pagbibigay ng ganitong sitwasyon, bagamat sa iba ay totoo ang lockdown na hindi po madali, hindi magandang sitwasyon. Ngunit sa atin po, sa tingin natin bilang mga mananampalataya, ito nakikita ko po ito na isang magandang tugon ng Panginoon at isang magandang pagkakataon for us to gather together as a family for the Lord. Kaya naman ang ating paksa ngayon ay may kinalaman po dyan. Kumbaga, yung giving your time for your family para i-gather sa Panginoon. Bakit po? Kasi alam naman natin ano, na ang valuable asset o valuable asset na maaari natin maibigay sa ating mga pamilya ay itong ating oras, yung ating panahon. At many families ay nakikita po natin, they are spending less and less time together dahil doon sa mga kalagayan natin na meron tayong mga unstructured daily routines. Makikita natin yan na may kanya-kanyang mga gampanin, gawain, mga activities, ang magulang, ang mga anak. Kaya halos talagang nagkukulang ng panahon ang bawat isa. Ang magulang ay pupunta sa kanyang hanap buhay, ang mga anak naman ay meron siyang kanya-kanya din mga gagawin sa kanyang pag-aaral and many other activities. Dagdag pa dyan yung pang-agaw ng time ng mga social media sites. Minsan nasa bahay nga pero hindi pa rin ito nagiging pagkakataon upang magka talagang, kumbaga literal na andun yung pamilya na mayroong sapat na panahon o oras sa bawat isa kahit na nasa bahay. Kumbaga napaka-ironic nga sapagkat nakikita natin na sa pamamagitan ng social media, yung mga magkakalayo na magkakakilala, magkakamag-anak, sa pamamagitan po ng Zoom, sa pamamagitan ng Google Meet, ay nagkakaroon po ng pagkakakumustahan, nagkakaroon po ng, kumbaga mayroong mga fellowship na nagaganap. Tapos pagdating naman sa bahay, yung mga nasa bahay naman, magkakalapit nga, pero pinaglalayo-layo naman sila ng kanikaniyang mundo kasi pag nasa bahay, kanya-kanyang cellphone, kanya-kanyang mga kung ano-ano mga hawak na gadget na magkakasama nga pero hindi naman nag-uusap dahil nandun sa kanikaniyang sariling mundo na ginagalawan. So, yun po yung sitwasyon. Kaya makita natin na talagang maraming mga tao ay talagang nagkukulang ng oras at panahon sa kanilang mga pamilya. Now, kung titignan po natin yung ating binasa ng banal na kasulatan, ako po, masasabi ko po na itong
pag binabasa ko po itong bahagi ng banal na kasulatan, ako po ay nai-impress sa mga taong ito na nagdala ng kanilang mga anak sa Panginoon. And I believe ito po ay mga magulang at nakakagalak na makita po itong gestures na ito ng mga magulang na sila po ay mayroong oras, mayroong panahon na hindi lamang sila ang nais nila na pagpalain ng ating Panginoon, na ipatong ang kamay ng Panginoon at sila ay pagpalain. Nakita natin dito sa ating binasa na hiniling din nila na ang Panginoon ay pagpalain din ang kanilang mga anak, hilingin na ipanalangin ang kanilang mga anak. So, napakaganda po nitong tingnan sa isang pamilya na may mga magulang na meron pong oras, lalong-lalo na para sa spiritual na bagay at pangunahan at dalhin ng kanilang mga anak sa Panginoon at hilingin na maranasan din ng kanilang mga anak ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya napakaganda pong tanawin ito, napakagandang tingnan. At alam natin ang kwentong ito, ang mga alagad nung inilapit ng mga magulang na ito sa Panginoon ang kanilang mga anak, ay agad na pinigilan sila ng mga alagad sapagkat ang naisip siguro ng mga alagad ay mga batang ito ay kumbaga walang oras ang Panginoon. Parang ganun na sinasabi ng mga alagad. Mga magulang lang o ang mga adults lang ang pwede lumapit sa Panginoon. Pero yung mga bata ay kumbaga ang tingin dito ng mga alagad ay huwag nang ilapit kasi sayang ang oras ng ating Panginoon. So nakita natin na hindi ito pinahintulutan ng Panginoon bagkos sinaway niya ang mga alagad. So bakit sinaway ng Panginoon ang mga alagad? Because naniniwala ako na sa Panginoon ay siya ay nagagalak na makita na ang mga magulang kasama yung kanilang mga anak ay inilalapit sa kanya. So ito po yung katotohanan at yun yung nais ko din na maunawaan natin ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po yung mabuting plano ng Diyos sa bawat pamilya, that every family are coming together before God. Sama-sama na inilalapit ang buong pamilya, ang kanyang buong sambahayan sa Panginoon. At ang ganitong tanawin ay nagbibigay naman ng kagalakan din sa ating Panginoon. In fact, you will be amazed to see na kapag ka ang tiningnan natin ang buhay ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa mundo, bagamat nakita natin na halos more than 3 years lang siya na nabuhay dito sa mundo, pero hindi po siya nagmamadali. Lagi po na mayroon siyang oras na ibinibigay sa bawat mga tao na lumalapit sa kanya. At dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ay again, ipinapakita dito, alam natin napakahalaga ng oras ng Panginoon. At yung kanyang panahon ay ginugol dito sa mundo ay hindi napakalaki. Pero nakikita natin na hindi siya nagmamadali at naririto siya upang abutin ang lahat ng lumalapit sa kanya, maging ang mga bata na nais ng mga magulang na ito na hipuin ng Panginoon, pagpalain ng Panginoon, ipanalangin ng Panginoon. Makikita natin na mayroong oras ang Panginoon para sa kanila. Bakit? Sapagkat napakahalaga para sa Panginoon yung kanyang oras na ibigay para sa atin na lumalapit sa kanya. At ito po yung nais ko po na makita natin sa ating Panginoon. Ito po yung kanyang kasiyahan. That yung makita niya na bawat mga pamilya na sama-samang lumalapit sa kanya. Buong pamilya na nagtitipon sa piling ng ating Panginoon. Sa panahong ito na tayo po ay nasa last days na, ito pong katotohanan ito na nais ng Panginoon na maraming mga pamilya ay bumabalik sa kanya, pamilya ay lumalapit sa kanya, makikita po natin na ngayong panahon na ito ay pinupulfill na ng Panginoon. Itong kanyang, actually ito po ay pangako ng Panginoon. Ito ay propesiya ng banal na kasulatan na sa huling panahon ay mangyayari. At ngayon ngang panahon ng pandemic, makikita natin dahil sa pandemic ang mga pamilya ay na-lockdown. At dahil na-lockdown, ito yung pagkakataon na ang bawat pamilya ay nagsasama-sama. So, idalangin natin na sa panahon ang mga pamilya ay nagsasama-sama, idalangin natin na itong
panahon na ito ay matagpuan nila na ito yung great moment, great time for them to come together in the Lord. Kasi ito po yung prophecy, ito po yung promise ng Panginoon na gagawin niya sa huling panahon. Yan po yung matatagpuan natin sa aklat ng Awit, chapter 22, verse 27. Ito po ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Sabi po sa NIV, all the ends of the earth will remember and turn to the Lord. And all the families of the nations will bow down before Him. So, ito pong pangako na ito ng Panginoon. Lahat ng mga pamilya ay magbabalik sa Panginoon. Lahat ng mga lahi sasambang may pag-ibig. Makikita natin na ito ay gaganapin ng Panginoon, mangyayari sa panahon na ito. Bakit? Kasi nga po, ito yung panahon na talagang ang mga tao, ang mga pamilya ay iminumulat na mabuti ng Panginoon kung ano pa talaga ang importante sa panahon ito. Lalong-lalo na nga po itong panahon ng pandemic. So, let's thank the Lord na yes, ang lockdown, mga sabihin natin na lockdown ito, ang hirap ng buhay, pero lockdown, this is a great time for our families to gather together in the Lord. Ito yung pagkakataon para gamitin natin. This is a great opportunity for all of us na binigay ng Panginoon sa atin upang tayo ay magsama-sama buong pamilya sa ating mga tahanan. Wala man kayo ngayon sa tahanan ng Diyos, ngunit ang inyong tahanan ngayon ang pwedeng magsilbing lugar upang kayo ng inyong buong pamilya ay lumapit sa Diyos. Magsama-sama na magtipon-tipon sa presensya ng Panginoon. At pwede ninyong gawin yung ating pattern sa ating buhay ugnayan. You can let each one of you to lead the gathering. Maaring si tatay o si nanay ang manguna, and then later on, yung inyong anak na panganay, hanggang bawat isa ay magkaroon ng bahagi. So, pwede ninyong pangunahan ang gawain ito. That way, wala man tayo sa ating mga church buildings, pero ang ating mga tahanan naman ang naging church, mas madami pa. So, naipasarama ng kaaway pansamantala, kung sa tingin natin ay ito yung ginawa ng kaaway, pinasara niya pansamantala ang ating mga church building. Pero sa ating mga tahanan naman ay sumulpot ang mga iglesia o mga anak ng Diyos na nagtitipod sa kanyang pangalan. So, sa ganyang kaparaanan, ang mabuting kalooban pa rin ng Diyos ang pinangyayari niya. Our families will grow together sa pamamagitan ng ganitong gawain. We will continue to grow in our fellowship. We will continue to grow deeper sa salita ng Panginoon at sa pananalangin. At kailan natin yung magagawa? Kailan tayo meron sapat na oras sa ganitong pagkakataon na tayo ay nasa lockdown? So, makikita natin na hindi talaga nahadlangan ng kaaway ang gawain ng Diyos. Bagkos, lalo pa itong naging maigting, lalo pa itong mas naging maalab kung gagawin natin ang panahon na ito na tayo ay magsama-sama kung paano noon sa ating passage na binasa, mga magulang na sinamantala nila na naroroon ng Panginoon at inilapit nila ang kanilang pamilya sa Panginoon. So, ganun din, pwede natin gawin yan sa ating mga sariling tahanan ngayon, sa ating sariling pamilya ngayon, na habang tayo ay nasa lockdown, we can gather together at gawin natin yung buhay ugnayan. So, gumawa kayo ng yung inyong mga daily devotion, pag kayo nagsama-sama, nagtipon bilang isang pamilya, ay i-share ninyo sa inyong kapamilya yung inyong mga devotion. Now, ganun din naman sa ating ginagawa na pag-note sa ating pong message every Sunday. So, ganito po ang gawin ninyo. Note something that caught your attention sa salita ng Panginoon natin pong pinagbubulayan every Sunday. Sulat ninyo ito. Then, kung ano man yung mga bagay na yon, and I believe kasi po sa mensahe ng Panginoon, He is speaking to each and every one of us. At meron doon bahagi na maaaring nakuha ang iyong atensyon at namumusap ang Panginoon about that thing. So, isulat mo yun, ano yung kumuha ng iyong atensyon, ano yung bagay na
nakita mo na ang Panginoon ay namumusap sa iyo. So write it down. Pagkatapos doon sa inyong pagtitipon, yun ang i-share mo, yun ang i-discuss mo kung paano kang kinausap ng Panginoon, kung paano binuksan ng Panginoon ang iyong isipan patungkol sa bagay na ito. Then i-share mo yun sa inyong grupo. And then, pray together. So, ano nangyari? Yes, we are in lockdown, pero hindi yan problema. Bakit? We can make this time a great moment, a great opportunity to gather together for the Lord. So, purihin ang Panginoon. Ang kalooban pa rin ng Diyos, ang mabuting kalooban pa rin ng Diyos, ang nangyayari, hindi pa rin nahadlangan ang gawain ng ating Panginoon. So, katulad po ng ating passage na binasa, let us make this time para sa bawat isa sa atin na makalapit sa Panginoon, pamilya, at hilingin natin sa Panginoon na pagpalain niya tayo at ang ating buong sambahayan. Opo, sapagkat kapag lumalapit po ang bawat isa sa atin, particularly yung buong pamilya ay lumalapit sa Panginoon, alam niyo po, pinagpapala ng Diyos ang bawat mga pamilya na iyon. As you build your family on the Lord, on the other hand, ang Diyos naman ay pinagpapala ang inyong mga pamilya. At yan po yung mga liwanag na makikita natin sa aklat po ng Awit 127. Ganito po sinasabi ng banal na kasulatan, "Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal." Sabi sa verse 3, "Kaloob ng Panginoon itong mga bata, ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niya, hindi siya malulupig at malayong mapipilan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman." Now, tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin ng bahagi ito ng banal na kasulatan patungkol sa pagsisimula ng pamilya. Now, this passage is about building your family's foundation in the Lord. Sabi ng verse 1, "Malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang nagsanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay." So, dito, makikita natin that the scripture is laying to us what a foundation for starting a family should be. Pinapakita sa atin dito sa sino mang nagpapasimula ng isang pamilya, ano ba yung pundasyon na dapat pinagtatayuan ng isang nagsisimulang pamilya. At dito, sinasabi sa atin na bawat nagtatayo ng pamilya ay dapat nakasentro sa Panginoon. Pag sinabi nakasentro, ibig sabihin nakadepende lamang sa Panginoon. Kaya ibig sabihin ito, dapat malaman ng bawat nagsisimulang magpamilya na anumang pinasimulan na hindi niya kasama ang Diyos, yung mga pagtatayo na yon ay walang kabuluhan. Sapagkat iyon ay ginawa na hiwalay sa Diyos at ang epekto nito, ang bunga nito ay maituturing lang natin na achievements na panglupa lamang. Hindi eternal, hindi pang walang hanggan. Kaya every family should make God the foundation and center of all its activity. So anumang activity, anumang mga purpose, anumang layunin, dapat ang pinakapundasyon ng isang pamilya ay ang Diyos. Hindi ang mag-asawa, hindi rin ang pundasyon ng pamilya ay yung anak, hindi rin yung mga pangarap ng mga magulang na gusto nilang mangyari kasama ang buong pamilya. No. Lahat ay dapat makita natin na ang pinakasentro ng ating mga ginagawa
ang pinakasentro ng buhay ng bawat isa. Kung meron man tayong mga pangarap na gustong marating, dapat lagi natin yung kinoconsider na lahat ng ito ay mangyayari kung kasama natin ang Panginoon sa ating pamilya. So, yun yung sinasabi dito ng ating passage na binabasa dito sa Awit 127 verses 1 hanggang 5. At dito nga po, sa verse 1, ang sabi, dapat maging sentro. Dapat ang Diyos ang laging makita na lagi nating pinagdedependehan sa ating buhay. Sabi nung pangalawang bahagi ng verse, ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. So, anong sinasabi dito? Di ba alam naman natin kung anong nagagawa ng wall? Ang wall, it speaks of security. Pero dito, sinasabi sa atin ng may akda nitong awit, kung meron man tayong dapat na pinagtitiwalaan na kung saan hinahanap natin ang ating security hindi sa mga walls, hindi sa ating mga tinatangkili, kundi walang iba, kundi ang Diyos na pinakapundasyon at sentro ng ating pamilya. So yun po yung maliwanag na dapat natin maunawaan. This is a foundation of what a family, actually a godly family, should be. At makikita natin kapag ginawa natin ang Diyos ang pinaka-sentro at pundasyon ng ating buhay, pamilya, ano pong resulta sa verse 2? Makikita natin itong resulta. Sabi, ganito po sinasabi ng verse 2, di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. So, kung titingnan natin yung unang part na sabi, di na dapat magpahirap, magdibdib sa hanap buhay, agang-agang mag-umpisa, gabing-gabi kung humimlay. Anong ibig sabihin nito? Ito po yung pagpapagal, lahat ng mga bagay gusto mong gawin kasi meron kang purpose, meron kang gustong maabot, meron kang gustong marating, meron kang gustong mangyari. So, lahat ng panahon, lahat ng oras, gusto mo na maibigay mo doon sa iyong pangarap. Pero ang katumbas naman nito ay wala ka namang oras sa pamilya, wala ka na rin pahinga. Kaya ano nangyayari? Itong buhay na ito ay pagkaganito ang buhay ng isang tao, ay makikita natin na stressful yung kanyang buhay. Pero kung titingnan natin, actually, kung verse 2 ay ito yung susi ng stress-free life. Sinasabi dito sa atin ng banal na kasulatan na hindi ka na dapat magpakahirap, hindi ka na dapat magdibdib, magkumising ng maaga-maaga, gabi-gabi matulog para lang sa mga pangarap mo. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi sabi niya, when you make God the center, the foundation of your family, sabi, pagpapalain ka ng Diyos. At yung pagpapala na yon ang magiging resulta niyan, hindi stress, kundi rest. Pagpapahingahin ka ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, hindi mo na daw dapat pahirapan ang iyong sarili, hindi mo na dapat na para bang halos wala ka ng oras sa maraming mga bagay, maging sa sarili mo dahil sa sobrang pagsisika. Kundi sabi dito, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ibig sabihin, nakikita ng Panginoon na dahil sa iyong pagpapagal, pero ikaw ay natitiwala sa Panginoon, so yung pagpapagal at pagtitiwala mo sa Panginoon, ang Panginoon ay inaabot ang iyong mga pangarap sa kanyang tulong. At habang inaabot niya yung pangarap sa tulong ng Panginoon, ano ang binibigay at pinaparanas mo sa iyo? He gives you satisfaction. He gives you contentment. So, ano ibig sabihin nun? Sa halip na ikaw ay halos wala ng oras at panahon sa iyong pamilya, dahil binibigyan ka ng Panginoon kung ano man ang mga pagpapalang dumating sa iyo, ay inilalaan mo sa iyong, kumbaga nagkakaroon ka ng sapat na oras para sa iyong pamilya, sa iyong sarili, ano nangyayari? So meron kang sapat na oras para makapagpahinga. So instead na stressful life, ay nagkakaroon ka ng restful life. Bakit? Kasi nga, yun yung pangako ng Panginoon. Pinagpapahinga ng Diyos, pinagpapahinga ni Yahweh, yaong kanyang mga binabanggit. So, yun po ang kalagayan natin, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos.
nais ng Panginoon na pag tayo ay nagdepende sa Kanya, ang pangako naman niya, yung mga bagay na maaaring magbigay ng stress sa bawat isa sa atin, ay ipagkakaloob niya sa atin ng mga pangangailangan, maging yung kapahingahan, upang hindi po maubos ang ating oras para parang puro na lang trabaho at wala ka ng oras sa Panginoon, wala ka ng oras sa iyong sarili, wala ka ng oras sa iyong pamilya, hindi yan gagawin ng Panginoon. Sapagkat ang talagang plano niya is ang pundasyon ng bawat pamilya dapat ay ang Panginoon, ang sentro at pundasyon. At kapag kanamit natin yung requirement na yun ng Panginoon, ang pangako niya, hindi mo na kailangan yung talagang sobrang pagsisikap kasi mismo ang Panginoon ang ibibigay niya yung iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan, ayon sa kanyang kapangyarihan. Kaya, anong kailangan gawin? Talagang bawat pamilya ay talagang dapat idepende ang buhay sa Panginoon. Well, alam niyo po ba na kahit anong gawin natin sa buhay na ito, hindi po natin talaga sa ating sarili, ay hindi natin ma-experience yung masasabi natin na yung satisfied life na nasa iyo na ang lahat. Hindi. Kasi, di ba, normally, ano ba ang mga tunay na kailangan natin dito sa buhay na ito para masabi natin na talagang satisfied and contented na tayo. No, tatlong bagay. Ang una ay dapat meron kang panahon, meron kang lakas, at meron kang pera. So, kapag ka meron ka ng mga bagay na to, of course, di ba, satisfied ka na, contented ka na. Pero, ang nakalulungkot, hindi po natin yan na-experience ng lahat ng yan ay nasa atin sa ating panahon. Bakit po? Parang ganito po yan. Halimbawa, ang isang, tingnan natin ang yugto ng ating buhay, tayo po ay nandoon sa bilang mga kabataan, bilang mga adult, at bilang mga matatanda. So, yan po yung normal na yugto ng ating buhay. At ang kabataan, ang makikita natin ay sila po ay full of energy. Nakikita natin na meron din silang mga maraming oras. Pero wala po silang pera. Pagkat hindi pa natatapos ang mag-aral, nakadepende pa sa mga magulang. At later on, pagka isang tao, isang kabataan ay umunlad na, nakapag-aral na, ano nangyayari? Meron na siyang pera, meron pa rin siyang energy, pero wala naman siyang panahon para ma-enjoy niya yung kanyang pera at lakas, para ma-enjoy niya yung kanyang kinikita. At ano nangyayari? Later on, pagka siya ay matanda na, makikita na natin sa isang matanda ay meron na siyang pera, meron na rin siyang panahon, kasi nga nag-retired na, pero wala na rin naman siyang lakas. Kaya anong mangyayari? Kung yung satisfaction and contentment ay doon mo pa hanapin na magkaroon ka ng mga bagay na ito ng sabay-sabay, nasa iyo na ang mga bagay na ito ng sabay-sabay, hindi mo mararanasan ang satisfaction and contentment. Mararanasan mo lang ito kahit wala ka ng mga bagay na ito. Pero natutunan mong i-depende ng lubos ang buhay mo, ang pamilya mo, ginawa mong pundasyon ng Panginoon sa buhay mo, ang pangako ng Panginoon. Hindi na dapat agang-agang gumising at hating gabi ka pang matutulog. Yung ibig sabihin, lahat na ng ginawa mo, puro pagsisikap, wala ka pa din. Wala pa rin nangyayari. Ano, stress ka pa din. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon kapag ginawa mo siyang sentro, ginawa mo siyang pundasyon, at sa kanya ka nakadepende, ipaparana sa iyo ng Panginoon yung pangako niya na contentment, yung pangako niya na rest. Bakit? Sapagkat ang mahal niya ay kanyang pinagpapahinga. So ano pong gusto ninyo? Stressful life o buhay na nandoon yung kapahingahan sa piling ng Panginoon? Ibig sabihin, sinasabi sa atin dito ng Panginoon, hindi mo kailangang makamit ang lahat ng bagay para masabing contented ka na. Hindi. Kung ikaw ay nasa Panginoon, pwede kang ma-satisfied, ma-content. Bakit? Kasi ipaparana sa iyo ng Panginoon ang stress-free life, yung restful life, kapag ka ang buhay mo ay independe mo sa Panginoon. So, mali ang dahilan na puro work
puro trabaho para kumita, na halos wala ng oras at wala ng panahon sa pamilya. Kundi, dapat bilang mga pamilya, lalo na tayo mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, we need to put God at the center of our family. At kapag ginawa natin yan, ang pangako ng Panginoon, ibibigay niya sa atin yung rest. Pagpapahingahin niya tayo. Kaya kung yun ang pangako ng Panginoon, ang tanong ko sa'yo, nagpapahinga ka ba? O gulong-gulong ang isip mo sa mga bagay na sabi nga ng Panginoon, hindi na kailangan na siyang nagbibigay sa'yo ng stress. Alam niyo, kapag ka sa sobrang stress ang isang tao, ano po ang nangyayari? Ay sa sobrang stress ay nawawalan na ng kapanatagan at kapayapaan ang kanyang isip. Samantalang kung titingnan po natin itong pangako ng Panginoon, ang pangako niya sa atin, pinagpapahinga niya ang kanyang mga minamahal. So mahal tayo ng Diyos, ayaw niya na ang ating buhay ay para bang wala na, inuubos natin ang ating lakas sa puro trabaho, pero wala kang oras sa Panginoon, wala kang oras sa pamilya mo. Kaya no wonder hindi mo mararanasan yung rest na binibigay ng Panginoon. Kasi ikaw na mismo ang pumapatay sa sarili mo, ayaw mo magpahinga. Samantalang ang Panginoon, ang sabi niya, mahal ka niya at pinagpapahinga ka niya. Now, kung titignan natin, kung pupunta tayo sa verse 3, ito naman po ay may kaugnayan naman doon sa expansion ng family. So, ang una, mag-asawa, sabi nga, sino mang nagtayo ng isang tahanan kapag kakasama ang Panginoon, yun ay pinagpapala. So, kailan ba nagsisimula ang isang tahanan? So, sa pagsasama ng mag-asawa. And then, verse 3, eto na, meron na ang expansion ng pagpapala. Hindi lang ang mga mag-asawa pinagpapala ng Panginoon, even yung ating mga anak na naging bunga na ng pagsasama. Kaya sabi ng verse 3, kaloob ng Diyos itong mga bata. So, meron ng blessing sa pagsasama. Kaya dapat, kung ang mga bata ay kaloob ng Diyos, ituring natin ito bilang mga treasure, bilang mga pagpapalang galing sa Diyos, sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. So, ano bang ginagawa mo kapag ginagawa mo sa isang treasure? Hindi ba, hindi mo yan pababayaan, iingatan mo yan, tatago mo yan, kasi mahalaga. Now, sa ating panahon ay hindi na po natin nakikita yung ganyang pagpapahalaga sa pamilya. Lalo na sa mga anak, sa ating mga panahon ay merong mga magulang na kung ituring ang kanilang mga anak ay pasaway, minsan ginagamit pa yung term ng hindi nila gusto yung kanilang anak na aksidente lang. Sinasabi nila ito na naririnig mismo minsan ng kanilang mga anak. It's painful para sa isang bata na marinig na siya ay aksidente, na parang hindi plinano. Pero ang totoo, napakalinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos, lahat ng mga bagay ay pagpapalang tatanggapin mo. At lilinangin mo yan, gagamitin mo yan na blessing ng Panginoon sa iyo. Kasama sa blessing ng Diyos sa ating pamilya ay ang ating mga anak. Hindi sila mga basta pasaway lang. Inilagay sila ng Panginoon upang maging pagpapala sa ating mga buhay. Kaya sabi ng verse 4, ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. So ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, kapag nalinang natin, naturuan natin ang mga bata, nagabayan natin ng mabuti, lalaki sila na sila ay pagpapala. They will be our glory. Na habang lumalaki sila, hindi sila talagang mga pasaway, kundi nakikita nila yung kanilang bahagi kung paano nila gaganapin yung kanilang responsibilidad. Kasi ang ating mga anak ay pagpapala at kailangan na sila ay gabayan, turuan. Kaya nga, ang sabi doon sa binasa natin sa verse 4, para silang palaso sa kamay ng isang kawal. Ano ba ang palaso? Ang ibig sabihin po dito ng palaso, ang palaso ay, kumbaga, hindi yan basta pinapakawalan na, hindi yan matalas, hindi matulis, hindi maayos. Ibig sabihin, ganun din. Kailangang i-guide natin ang ating mga anak, i-nourish natin ang ating mga anak, i-discipline natin ang ating mga anak, upang sa gayon, lumaki sila na sila'y pagpapala. Lumaki sila na talagang nahubog na mayroong takot sa Panginoon.
So yun po yung makikita natin. At kung itutuloy natin sa chapter 128 ng awit, actually ito po ay karugtong ng pangakong blessing ng Panginoon sa pamilya. Kaya sabi dito ng awit 128 verses 1 hanggang 6, sabi, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Kaya again, makikita natin na kapag ka ang pamilya ginawang sentro, ginawang pundasyon ng kanilang relasyon, ng kanilang pagsasama, ay ang Diyos, ang pangako ng Panginoon. Sabi, mapalad yung tao na yon. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan at ang buhay niya ay maligaya at pauunlad din ng Panginoon ang kanyang buhay. Verse 3, makikita natin, again, ang pagpapala sa pamilya. Sabi, ang sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga. So, pansinin niyo po, ubas na mabunga. Well, ang tinutukoy dito, ubas, praise God, yung ubas na fresh, yung masarap. Yung iba po kasi, ng mga asawa, ang tingin nila sa kanilang asawa, hindi ubas, kundi yung ano na, yung prune, yung tuyo na. Well, dito hindi po ganun. Ang sinasabi dito ay, ang ubas na ito ay mabunga. Parang bagong tanim na alibo sa dulang ang anak niya. Ibig sabihin, olibo, napakahalaga po ng olibo sa Israel, sa Middle East. Ang olibo ay napaka-precious na oil. Kaya ibig sabihin, kapag ka ang Panginoon ang ginawa nating pundasyon sa ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay, including our children, they will be a great blessing po sa ating mga buhay. Sabi, ang katulad ng mga anak ay olibo. So, essential oil, ganun kahalaga ang ating mga mahal sa buhay. Ang sabi din ng verse 4, ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. So, wow, ito po yung pangako ng Panginoon para sa mga pamilya na pinipilit na talagang ito ay maging isang pamilya na inuuna ang Panginoon. Ang pundasyon ng pagsasama ng buong pamilya ay nakasentro lamang sa Panginoon. So, ito po yung pagpapalang hatid. Kaya, dapat po natin makita na ito po yung pangako ng Panginoon. So, the greatest blessing a family could ever have is a family that loves God. Ito po yung pamilya na matindi ang pagpapalang mararanasan kapag yung pamilya na yun ay minamahal ang Diyos sa kanilang mga buhay. So, napakahalaga nito. Sabi nga po dito sa binasa natin, sabi, mapalad ang bawat tao, sabi sa verse 1 ng chapter 128, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Hindi siya magkukulang, sabi sa verse 2, ng anumang kailangan. So, purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ito po ay, itong passage na ito, itong awit 128, ay nagpapakita ng kahalagahan din na ang ating pamilya naman ay ating hinuhubog, dinidisiplina sa Panginoon. Sabagat alam naman natin ang pagpapalaki sa pamilya, sa mga anak ay hindi po yan overnight. Ito po ay proseso na kailangan talaga na paglaanan mo ng iyong oras, ng iyong pagmamahal, ng iyong disiplina para mangyari ito. Now, bakit mo ito gagawin? Kasi mahal mo ang iyong anak, mahal mo ang iyong pamilya at gusto mo ng iyong pamilya ay talagang madala mo sa Panginoon. Maranasan ng iyong pamilya yung pagpapalang inihahanda ng Diyos sa mga pamilya na pinipiling dumepende sa Kanya. Kaya napakahalaga po nito, mga kapatid. Yung pagbibigay natin ng ating oras para sa ating pamilya, lalong-lalo na ngayong panahon na ito ng lockdown, samantalahin po natin ito. Noon kasi talagang sa sobrang kaabanan ng maraming mga tao ay talagang halos wala ng oras para sa kanyang pamilya. Even mga tayong magkakapatid,
halos marami din sa atin ay hindi na rin nagbibigyan ng pansin ang paglilingkod sapagkat sa sobrang ng kaabalahan, maraming mga hanap buhay ang inuuna na hindi naman masama. Pero minsan itong hanap buhay na ito ay talagang nagiging hadlang na din para sa paglalaan ng oras sa Panginoon. Kaya ano nangyari? Dahil nais natin na magkaroon tayo ng oras sa ating pamilya, yung minsan sinasabi natin, sana meron akong panahon para maka-absent man lang sa trabaho at makapaglingkod sa Panginoon. So ito na yung ginawa ng Panginoon. And through lockdown, sa pamamagitan ng lockdown na ito, ay ngayon naman natin samantalahin, binigay ito ng Panginoon sa atin. So why not grab this great opportunity na ibinibigay ng Panginoon na kung saan tayong lahat ay nasa ating kanya-kanya mga pamilya, kanya-kanya mga tahanan, at mag-google tayo ng oras, ng panahon, kasama ang ating mga pamilya, kung paano doon sa ating passage sa Matthew chapter 19, yung kanilang pamilya ay dinala nila sa Panginoon upang hilingin na siya, sila ay pagpalain. Gawin din natin itong pagkakataon nito. Let us make this time of lockdown a time for us, for every families to gather together before God, and let us ask God for His blessing to come upon our family. Lalong-lalo na nga po ngayon na alam natin kung hindi natin kasama ang Panginoon sa panahon na ito na ang banta ng COVID ay talagang di natin na ikita. Kung hindi tayo hiling ng gabay, pangungunan ng Diyos, di natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa ating mga pamilya. Sapagkat witness tayo na totoo ang COVID. Marami ng mga napahamak dahil sa COVID. So, samantalahin natin mga kapatid ang pagkakataon na ito. Yes, lockdown, but let's gather our families together sa harapan ng Panginoon. At gamitin natin itong pagkakataon na ito upang tayo ay magsama-sama bilang isang pamilya upang dumapit sa Panginoon. Now, let me give you four reasons why you should take this great opportunity to build your family in the Lord. Habang panahon ng lockdown, at hindi lang habang panahon ng lockdown, kundi hanggat may mga pagkakataon na tayo ay may pagkakataon kasama natin ang ating pamilya at madadala natin sa Panginoon, grab that opportunity. Kasi yan ay ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya huwag mong palagpasin. So, ano yung apat na reason? Number one is, because your family is your great treasure. Bakit ka maglalaan ng oras para ang iyong pamilya ay i-build up mo sa Panginoon? Ang unang reason, because your family is your great treasure. So when you give your family your time, you are actually telling them that they are precious to you. Na sinasabi mo, you treasure them more than anything else in this world. Kaya when you tell your children that you love them, pero wala ka namang panahon at oras para sa kanila, para sa kanila, hindi totoo yung pagmamahal mo na yon. Sometimes, parents try to spell love to their children through T-H-I-N-G-S. Ano po yun? Things. So, minsan, ganun ginagawa ng mga magulang para masabi nilang mahal nila ang kanilang mga anak. They will give them things, lahat ng mga bagay. At sinasabi nila yun, ibibigay ko sa iyo ang lahat na magpapasaya sa iyo. Pero pag tinanong mo naman ng mga anak, gusto ba talaga nila yung binibigay ng kanilang mga magulang? Ang sasabihin ng mga anak, hindi ko kailangan yan, ang kailangan ko ay ikaw. So, ang mga anak naman, naiintindihan pala nila ang ating, pag sinabi natin, mahal natin sila, hindi pala doon sa things, kundi naiintindihan na nila yung ating pagmamahal at ito po yung love language para sa kanila. When you say you love your children, kapag ka ikaw ay mayroong sapat na oras para sa kanila, for them, that is love. Because for children, love spells T-I-M-E. Your time with them means love for them. Your children appreciate it much when you go play with them with the toy that you gave them. They love the time you go with them
biking than with the bike that you gave them, but you are not with them. So don't say that you will find time. Kung hindi, you should give time. Because your family worth all the best time of the world. Actually, meron po akong isang kaibigang pastor at binahagi niya po sa amin itong kanyang karanasan. Sabi niya, he was invited to grace a certain occasion. Actually, it was a yearly occasion na kung saan ang naroroon po ay mga mayayamang mga Chinese businessmen. Ito po ay gathering ng mga Chinese businessmen. At every year, lagi po siya naroroon. And this time, he was there to speak the word of God to them. At ito pong grupo na ito ng mga Chinese businessmen ay napaka-generous. Kaya talagang kapag ka naroroon siya, ay nararanasan niya yung kanilang generosity. Kaya halos ayaw niya rin ma-miss ito dahil napakahalaga din po ng gathering na ito. However, ito pong pastor na ito ay merong anak na on that same day ay gagraduate yung kanyang anak. At maapektuhan yung oras ng pastor na ito to be on that occasion kasama ng mga rich Chinese businessmen. So alam niyo, ang ginawa niya ay naisip niya mahalaga po ang gawain na yon, mahalaga din po yung kanyang yung graduate na anak. So, ito po yung kanyang naisip. Tinanong niya yung anak niya, sabi niya, anak, ganitong gawin natin. Okay ba sa'yo na si mommy ang a-attend sa graduation mo, pero ako tutuloy ako sa speaking engagement ko. Tapos, hati tayo sa love gift ko. Okay ba sa'yo yun? Alam niya sabi ng bata. Ayoko po. So, bakit ganun ang sinabi ng bata kahit na mayroong malaking monetary reward kung papayag siya? Bakit? Kasi nga po, para sa mga bata, naiintindihan nila yung pag-ibig natin sa kanila. Not mostly on the things that we give them, but on the time that we give them. Yung ating oras, yung ating panahon, yung ating buhay, doon nila nararanasan yung pag-ibig. So, ito yung magandang dahilan para sa bawat isa sa atin na bakit natin tinukuha ang pagkakataong ito para i-build up ang ating family. Bakit? Kasi sinasabi natin, we treasure our family most. Sila ay pagpapala, sila ay ating kayamanan, kaya dapat natin i-build up sila sa Panginoon. Second, because time with your family is the best investment you can make. Kung ikaw man ay naglalaan ng oras para sa iyong pamilya, isipin mo, yan yung pinaka best investment na nagawa mo sa iyong buhay. Minsan po, yung iba ay mas nag-enjoy sa piling ng ibang mga tao, pero hindi sa piling ng kanilang mga pamilya. They can hang out with their barkadas hanggang mahabang oras, pero pag para sa kanilang pamilya, di po sila makatagal. Eh, di ba, alam naman natin na kung ano ang mahalaga sa'yo, dun mo i-invest yung oras mo, yung time mo. Kaya kung ang ginugubulan mo ng iyong panahon ay ang iyong pamilya, it means napakahalaga sa'yo ng pamilya mo. At yung investment mo na yan, hindi yan sayang. That's the best investment that you can have. Pero kung ang investment mo instead of your family, kung mas mahalaga sa iyo ang ibang mga bagay more than your family, saan mo i-invest ang iyong oras, ang iyong araw, ang iyong buhay? Yung iba i-invest mo, yung iba nag-i-invest sa mga social media, mas nag-i-invest sila sa kanilang mga ibang-ibang mga ginagawa, kasi yun nga yung mahalaga sa kanila. Yung iba, ang kanilang enjoyment ay yung pagbabasa ng mga aklat, pagpanonood ng mga pelikula o ng mga TV. Bakit? Kasi kung ano nga ang mahalaga sa iyo, doon mo i-invest yung time mo.
Pero kung mahalaga sa iyo na iyong pamilya ay mag-build up mo sa Panginoon, sasamantalayin mo pagkakataon na ito, panahon ng lockdown, meron kang oras sa iyong pamilya, kasama mo ngayon ang iyong pamilya. You can start building up your family in the Lord. Napakagandang pagkakataon na ito. Ibinigay ng Panginoon yung oras at panahon. Tayo ay nasa ating pamilya. Why not lead our family in coming together before the Lord? Number three, you should give time to your family because they are your ministry, your mission field. Ang sabi po ng Malakias chapter 2 verse 15, di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ano ang layo niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. So, ito pala ang talagang purpose kung bakit pinag-iisa ng Diyos ang mag-asawa. Upang sila ay mag-raise up ng mga godly children, godly family. Ito yung dapat na mandate na pinupulfill ng bawat mag-asawa. Kumbaga, hindi lamang makapagpalaki ng mga anak morally, kundi lalong higit godly. So ito po yung inyong mission, ito yung ating mission bilang mga magulang na dapat nating tinutupad, dapat nating ginaganap sa ating pamilya. To raise up a family that is godly. As parents, para magawa ito, you are the right person to lead your children to the Lord. Katulad ni Eunice at saka ni Loisa, sino po si Eunice? Siya po yung mother ni Timothy at yung kanyang lola ay pinagtulungan na dalhin si Timothy sa Panginoon. At anong nangyari kay Timoteo? Nakita natin na si Timoteo ay naging pagpapala sa gawain ni Apostle Paul habang sila ay nasa ministry. Bakit? Sapagkat meron ng tanim si Timoteo sa pamamagitan ng kanyang mga magulang na nagmamahal. So, tingnan niyo po yung generation mula sa lola, sa anak, hanggang sa apo na ipasa yung pananampalataya. So, that's my point. Bilang mga anak ng Diyos, makita natin na ang ating mga pamilya, particularly ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, tayo yung responsible sa kanilang spiritual life. And we are the right person to lead our children to the Lord. Tayo na ang mag-lead sa kanila sa Panginoon. Tayo na ang mag-share ng gospel sa kanila hanggang maunawaan nila at makilala nila ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And we are the right person to pray for them, to pray for their salvation, to pray para doon sa magandang plano ng Diyos na mangyari sa kanilang buhay. We are the church, actually. Ang mga kapatiran ay nakasuporta, pero ang bawat pamilya, ang kanyang primary mission field is his or her own family. Kaya yun po yung kalagayan, mga kapatid. Kaya hindi nakakapagtaka doon sa Acts chapter 16 verse 31. Ano po ang sabi nung jailer kay Apostle Paul? O ano ang gagawin niya? Sabi ni Apostle Paul, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. So hindi ibig sabihin kapag ikaw ay nananampalataya, automatic maliligtas ang iyong anak, ang iyong pamilya, ang iyong asawa. Hindi. Ang ibig sabihin niya, dahil meron ng nananampalataya sa iyong tahanan, meron ng magmamalasakit sa iyong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala. Meron ng mag-share ng gospel, meron ng mananalangin, meron ng magpapatotoo ng buhay na binago dun sa tahanan na yun. At ikaw yun. Tayo yun bilang mga mananampalataya. And our first and foremost role as parents, sabi dito sa Malakias chapter 2 verse 15, ay para magkaroon tayo ng maka-Diyos na pamilya, maka-Diyos na mga supling. We are to lead our family to become godly.
kailangan ipakilala natin ang ating sa ating mga anak, ang ating tagapagligtas. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So kailangan sa murang gulang nila, tinuturuan na natin ang ating mga anak ng mga bagay na dapat nilang matutunan, lalong-lalo na ang pananampalataya sa ating Panginoon. So that is our primary role as parents, to raise our family godly. At ngayon pagkakataon na ito ng lockdown, samantalahin natin ng pagkakataon na ito. At sa bawat mga pagkakataon pa, gamitin natin itong ganitong pagkakataon upang ang patuloy pa ng mapalago, mapatibay natin, mapatatag ang ating pamilya. At anong mangyayari? Later on po, mga kapatid, kapag tayo po ay buong pamilya, lubago sa pananampalataya, nakikita natin, pwede tayong mag-share buong pamilya sa mga pamipamilya din na dadalhin natin sa Panginoon. Well, nakikita natin ito na ginagawa ng ibang mga grupo. Nakikita natin, pamipamilya sila na nag-share ng gospel. So, ganun din tayo. Maganda din po na mapulot natin yung katangian na yun. Kung lahat tayo ay ginagamit ng Panginoon, malago sa Panginoon, kapag minister tayo ng sama-sama sa Panginoon. Lastly, because time with your family is the most enjoyable time. Hindi lamang treasure ang ating family, ang ating pamilya ay makikita din po natin na sila din po ay pag nag-invest tayo ng ating time sa kanila, napakahalaga yun. That is the best investment na pwede natin ibigay. And thirdly, dahil ang ating pamilya, tayo yung merong malaking pananagutan for us to build them up in the Lord. So, ibig sabihin sila yung ating mission field. And lastly, kapag tayo ay naglalaan ng oras, lumalapit tayo, inilalapit natin ating pamilya sa Panginoon, sinasamantala natin yung ganitong pagkakataon. Bakit natin ito ginagawa? Because having time with our family is the most enjoyable time of all. Kaya napakahalaga, di po ba? Siguro kayo po ay, yun po yung ating laging nakikita, di ba? Para bang, kung meron man tayong mga nararanasan ng magandang bagay, gusto natin kasama natin buong pamilya. Kasi masarap po na na-experience natin yung isang pangyayari, isang tagpo na hindi lang tayo ang nakaka-experience, kundi yung buo nating pamilya. Bakit? Kasi nga, yung time with your family, ay yun yung masasabi natin, most enjoyable time of all. Kaya minsan, nagsama-sama kumakain kahit na ulam lang ay, sabi nga, ay ordinaryo lang. Nagluto kayo ng siguro 5 pisong alamang at nilaho kayo ng 1 kilong baboy. Pangkaraniwan lang ba yun? Biro lang. Pero minsan kahit ordinaryo lang yung ating mga pinagsasaluhan, kung yan man ay tuyo at kamatis, diba? Pero nandun ka kasama ang iyong buong pamilya, it is considered as very enjoyable. Gusto natin lagi nakasama natin ang ating mga pamilya. Kaya ito po yung mga pagkakataon na hindi lang siya magandang investment yung panahon mo sa pamilya mo, kundi enjoyable din po nakasama po ang ating pamilya. Natatandaan ko po, kami po ng aking pamilya. Yung aking po mga kapatid ay nasa Sweden nga po. Maraming pagkakataon, lalo na po yung aking panganay na kapatid. Talagang ilang beses po ako noon na inaalok na magbakasyon sa Sweden. Personal, gusto niya na kung ano yung nararanasan nila doon ay makita ko din, maranasan ko din. Pero yung mga invitation na yun, pag naririnig ko, parang wala lang. Parang walang dating sa akin, walang masyadong appeal.
Pero alam niyo, one time meron siyang bigla-bigla meron siyang binigay sa akin na option ng pag-iimbita papunta sa Sweden. Una po ay kung gusto ko, pwede akong pumunta doon ng sarili ko lang. Pangalawa, pwede rin akong pumunta doon na ako at sasamahan ko naman ang mother ko. At yung pangatlo, sabi niya, kaya naman, pwede kayong pumunta dito, ikaw, si mama, at ang buo mong pamilya. Well, of course, nung marinig ko po yun, parang bigla na something yung nag-ano sa aking tenga. Sino po ba ang tatanggit doon sa isang napakagandang oportunidad na binibigay ng Panginoon, hindi lang para sa akin, kundi para sa aming buong pamilya. At dahil gusto ko din po na maranasan ng aking pamilya yung mararanasan ko doon sa Sweden, ay yun nga po, sama-sama kami na nakarating doon dahil tinanggap ko po yung offer na buong pamilya kami na pumunta ng Sweden. So, it was an enjoyable experience. Lahat ng mga naranasan namin, na-enjoy namin lahat. Bakit? Kasi po, yung mga ganong pagkakataon, hindi po yan laging dumadating. Pero kapag ka naglaan kayo ng oras, kasama ang buong pamilya. Sabi nga, di ba minsan kaya ginagawa natin, kumukuha tayo ng mga pictures, tapos sinasabi natin, memories. At higit na magandang alaala ang naiiwanan sa ating isipan ay yung mga alaala na kasama natin ng ating mga pamilya, ng ating mga mahal sa buhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, purihin po ang Diyos sapagkat bagamat lockdown sa ngayon sa panahong ito at balik na naman sa ECQ ang marami sa Metro Manila. Pero samantalahin natin, gamitin natin ang pagkakataon nito kung paano yung mga magulang na lumapit sa Panginoon dahil hindi laging naroroon ang Panginoon sa kanilang piling. Alam natin na ang Panginoon ay kung saan-saan nagpupunta at nung makita ng mga magulang na ito na nasa kanilang lugar ang Panginoon, hindi nila agad pinalagpas yung pagkakataon. Dinala nila kanilang mga anak upang sama-sama silang lumapit sa Panginoon at hilingin na sila'y pagpalain kasama ng kanilang mga sukulang. Mga kapatid, ganun din. Ang panahon ng lockdown ay panahon na ginawa ng Panginoon somehow bilang tugon upang yung mga nagkukulang ng oras sa kanilang pamilya, ito na yun, yung oras na binibigay ng Panginoon. Yung mga magulang na halos patayin ang kanyang sarili sa pagtatrabaho, wala ng oras, wala ng pahinga, na hindi naman yun ang gusto ng Panginoon, ang gusto naman ng Panginoon ay pagpahingahin ka. Ito na yung binigay ng Panginoon. So ano po kailangan natin gawin? Enjoy natin itong panahon na ito. Huwag tayong mapuno ng pangamba, huwag tayong mapuno ng takot. Sali, magpalakas tayo sa Panginoon. Gamitin natin itong pagkakataon na ito. Let's gather together our families. I-gather natin ang ating mga pamilya. Magtipon-tipon tayo. Magpalakas tayo sa salita ng Panginoon. Magpanalanginan tayo. Gamitin natin itong pagkakataon na ito upang hingin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga pamilya. Lockdown, it's not a problem for every one of us. Ang oras na ito ay pwede natin gamitin upang ang ating mga pamilya ay sama-sama natin idulog sa Panginoon. Tayo ay sama-sama na mag-gather sa piling ng ating Panginoon. At maranasan natin ang kanyang pagpapala para sa atin. Purihin po ang ating Panginoon. Praise. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Sa pagkakataon pong ito ay patuloy tayong dumulog sa Panginoon sa prayer. Sama din po natin sa prayer yung mga families. Yung atin po ipinapanalangin. Sabi ko nga po sa inyo na bagamat lockdown ay pwede po tayo na pagkapagdala ng kaluluwa sa Panginoon at kung hindi man natin personal na naaabot sila ngayon, ay pwede tayo na dalhin natin sila sa Panginoon sa prayer. So, sama-sama natin silang itataas sa Panginoon sa oras po na ito. And also, lalong higit yun nga po, ipagpasalamat natin itong pagkakataon na ito na ngayon ay ginagather tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para po maigather natin ang ating mga pamilya. Kung wala man tayo sa ating mga
church building para sa ating mga face-to-face na gatherings, ay ito naman yung pagkakataon para mabuksan ang ating mga tahanan upang maging iglesia na natitipon din ang mga anak ng Diyos. Hingin natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga pamilya. Purihin pa ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin. Inakin po namin, O Diyos, ang iyong pangako. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ito, O Diyos, ang iyong pangako. At pinangyayari mo na ito, Panginoon, sa aming panahon. Nakikita na po namin kung paano, Panginoon, ang buong mundo ay nakakaranas ng lockdown. At pinagtitipon mo, Panginoon, ang mga pamilya sa pamamagitan ng mga lockdown, Panginoon, na hindi pwedeng tumabas sa maraming mga tao. Father God, you are gathering, Lord God, itong mga pamipamilya. Dalangin po namin na sa panahon na nagsasama-sama ang mga pamilya, Panginoon, magamit po ito sa higit na makabuluhang pagkakataon at panahon. At yun ay walang iba, kundi yung katulad ng mga magulang na ikaw ay naroroon. Sinamantala nila na yung pagkakataon at dinala nila ang kanilang mga anak upang hilingin ang iyong pagpapala, hilingin ang iyong pagpapato ng iyong kamay at ang iyong pagbasbas ay maranasan ng kanilang buong sambahayan, ng kanilang buong pamilya. O Diyos, ganun din po ang aking dalangin sa iyo sa oras na ito. Sama-sama po kaming dumudulog sa iyo sa pagkakataong ito na sa panahon ng lockdown, Panginoon, huwag pong mapuspos ng takot, ng pangamba ang iyong mga anak, maging iyong mga aming ipinapanalangin, Panginoon, na makakilala sa iyo. Hindi, sa panahon ito, Panginoon, buksan mo po ang isipan ng bawat mga tao, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga kalooban upang makita at makilala kanila. Makita nila yung mabuti mong plano sa kanilang pamilya, sa kanilang buhay. Na, Panginoon, tinugon mo yung aming panalangin na kami, Panginoon, ay ma-lockdown, Panginoon, hindi upang mahirapan ang aming mga damdamin. Hindi upang makalaya kami sa maraming mga pandaraya, Panginoon, sa maraming mga gawa, Panginoon, ng mundong ito na nagbibigay ng pangamba, nagbibigay, Panginoon, ng maraming mga kalituhan, O Diyos. Nais mo na magkaroon kami ng panahon upang ikaw ay aming makamiig, Panginoon, sa mga ganitong panahon at pagkakataon. Kaya, O Diyos, aking pong dinadalangin sa iyo, Lord, as we come to you bilang mga pamilya, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na buksan mo po ang aming mga espiritual na paningin upang makita namin ang iyong plano na ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Na bagamat physically, emotionally, nahihirapan kami sa kalagayang ito ng pandemic, ngunit, O Diyos, sa pamamagitan po ng iyong buhay at makapangyarihang salita, patatagin mo po ang bawat isa. Makita namin na kung ang aming buhay ay laging nakadepende sa iyo, ang aming mga pamilya, wala kaming dapat ikatakot sapagkat ang pangako mo sa amin, Panginoon, pinagpapala mo po ang mga pamilya, Panginoon, na sa iyo nagtitiwala. Kaya, O Diyos, na buhay at makapangyarihan, dalangin po namin sa iyo na sa amin pong pagtitipon bilang mga sambahayan, gawin mo po na makabuluhan, Panginoon, yung aming ugnayan, yung aming buhay ugnayan, Panginoon. Turuan mo kami kung paano pang mapalalalim ang aming pagkakilala sa iyo. Paano pa, Panginoon, na magagawa namin na lalo pang lumago ang aming buhay pananampalataya sa iyo. Lalo-lalo na, Panginoon, ihanda mo kami na merong kasabikan sa iyong nalalapit na pagdating. Sapagkat namamasid na nga po namin sa aming panahon, maraming mga palatandaan. At hayaan mo na habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagparito, kami, Panginoon, ay pamipamilya, sama-sama maglilingkod sa iyo, katulad po ng declaration ni Hosto, kami at ang aming buong sambahayan ay sama-sama maglilingkod sa iyo. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran, O Diyos. Ikaw ang aming pundasyon, ang aming pamilya. Salamat po, Panginoon, sa iyo lamang kami ang asa, sa iyo lamang kami magtitiwala. O Diyos, ingatan mo po ang aking mga kapatid na lumalabas, Panginoon, na kahit na panahon ng lockdown, kailangan nilang lumabas para sa kanilang hanap buhay. Kailangan nilang lumabas para bumili ng mga essentials, Lord God. I pray, Lord God, for your protection to be upon them.
I pray for the blood of Jesus, O God, for your covering upon their lives in the name of Jesus. Cover them, Lord God, sa lahat ng mga banta ng kapahamakan. Dahil alam namin, ikaw lamang, higit sa lahat, ang makapag-iingat po sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang patuloy na pagbibigay mo ng patuloy na kapanatagan ng puso at isip. Let the peace of Christ reign in our hearts upang sa gayon, Panginoon, anumang nangyayari sa aming panahon ay hindi po kami matigati bagkos sa iyo kami umasa, sa iyo kami magtiwalang Diyos. Sa iyo, Diyos, ang kapurihan. Sa iyo, Diyos, ang kapasalamatan. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po sa pananambahang ito, Diyos. Salamat po na mayroon pong ganitong platform na kung saan patuloy na inaabot. Pinagsasama-sama mo kami kahit na kami po ay layo-layo, O God. Salamat po na talagang ikaw ang Diyos na dakila ang iyong kaparaanan. Kaya sa iyo namin binibigay ang aming papuri, ang aming pasasalamat at pagsamba. Hallelujah. Panalabas-bas ng ating Panginoon. Thank you. Ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patuloy na pagpisa ng Banal na Espiritu Santo ay patuloy na sumaating lagi. Ngayon at magpakailanman. Amen.